mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Isang baguang pastor noon si Pastor Ronnie, nang maatasan na mamahala sa isang lumang simbahan. Naminsang bisitahin niya ang simbahang paglilingkuran, agad niyang napansin na napakadaming dapat ayusin dito. Sa tulong ng kanyang asawa at ng ilang miyembro ay sinimula nilang ayusin ang sirasirang bahagi ng simbahan. Lahat ay lubos na nanabik sa unang misa ng pastor sa nalalapit na Kapaskuhan. Subalit isang malakas sa bagyo ang dumating noong Disyembre na nagdulot ng malaking pinsala sa lumang gusali at sa mga gamit sa loob nito. Labis ang kalungkutan nila nang makita na wala ng bubong at butas na ang ilang bahagi ng pader ng simbahan. Pagkatapos ng malakas na bagyo ay muling nagtulong-tulong ang mga lingkod at pinilit isaayos ang simbahang ipinagkatiwala sa kanila. Habang namimili ng mga materyales at palamuti na gagamitin ng mag-asawang pastor, ay nakita nila sa tindahan ng mga second hand na gamit ang isang magandang larawang ipininta. Isang larawan ng rosas na lahat ng pinaghirapan at pinagbuhusan ng madaming oras upang mabuo ang isang napakagandang obra. Naisip nila na ilagay ito sa mga dingding ng simbahan upang makadagdag sa ganda ng looban nito. Dumating ang araw ng Disyembre at nalalapit na ang Kapaskuhan. Habang papunta sa simbahan ay nakita ng pastor ang isang may edad na babae na naghihintay sa sakayan ng bus. Pwede po bang magtanong, alam niyo po ba kung may dadaan pang bus ng ganitong oras patungo sa bayan? Magalang na tanong ng babae sa pastor. Naku, nakalagpas na po ang bus na bumabiyahe ng ganitong oras. Kailangan pa po ninyo maghintay ng isa hanggang dalawang oras bago dumating ang susunod na bus na babiyahe patungo sa bayan. Sagot naman ang pastor. Ganoon po ba? Maghihintay po pala ako ng medyo matagal para makauwi. Medyo lumalamig na pa naman po ang hangin. Di bali, ihintayin ko na lamang po ang susunod na biyahe. Maraming salamat po ha. Tugon ng may edad ng babae habang nakahawak sa mga braso. Napansin ang pastor na manipis lamang ang suot ng babae at mukhang nakakaramdam nga ito ng matinding panlalamig. Baka magkasakit pa ito pag nanatiling naghihintay doon ng matagal. Baka po gusto ninyong bumisita muna sa aming simbahan na malapit lamang dito. Saluhan po ninyo kami ng asawa ko na uminom ng mga mainit na tsokolate habang naghihintay sa susunod na biyahe ng bus. Pag-anyaya pa ng pastor. Ngumiti naman ang babae at tumugon sa paanyaya ng pastor. Sa simbahan ay pansamantalang na mahinga muna ang babae. Inabutan siya ng pastor ng isang mainit na inumin panlaban sa malamig na araw ng Disyembre. Habang nagmamasid sa loob ng simbahan, ay nakaagaw ng pansin sa babae ang isang napakagandang pinta na nakasabit sa pader ng simbahan. Ang magandang pinta ng rosas na nabili ng pastor noong nakaraang araw. Pastor, maaari po bang magtanong? Saan niyo po nabili ang magandang pinta na ito? Tanong ng babae habang nakatingin sa larawan. Ah, eto ba? Tanong ng pastor habang nakatingin sa larawan. Nabili namin ito ng asawa ko sa isang second hand shop sa bayan noong nakaraang araw lamang. May kalumaan na ito, ngunit napakaganda pa rin pagmasdan dahil sa magaling na pagkakapinta. Tugon pa ng pastor. Maaari ko po bang hawakan at tignan ng malapitan ng larawan na ito? Tanong ng babae. Kinuha ng pastor ang larawang nakasabit sa pader at saka iniabot sa babae. Nanlaki naman ang mata ng babae at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ito ay ang pinta na regalo sa kanya ng kanyang asawa ilang taon na ang nakakalipas. Sa mga bahaging baba nito ay nakasulat ang kanyang mga inisyal na ERB. Pinaiksing Evelyn R. Villarreal. Napangiti na lamang ang babae at nagsimula na magkwento sa pastor. Alam niyo po, noon ay nakakaangat kami sa buhay ng aming asawa. Kaarawan ko nang irigalo sa akin ng asawa ang napakagandang pinta na ito. Alang pasin niya ang pagkahilig ko sa mga rosas.
Nagbayad siya ng malaki sa isang pintor upang makagawa ng obra na ito. Pero nung nagkagyera, ay isang asawa ko sa mga lumaban upang ipagtanggol ang ating bayan. Naging biyagno ng asawa ko at ikinulong. Iyon ang uling balita ko tungkol sa kanya. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari o kung ano ang kinahinat na niya. Kwento ng babae. Nang marinig ito ay minabuti ng pastor na ibalik na lamang napakagandang larawan. Subalit tumanggi itong kunin. Bilang pasalamat ay nagpresenta na lamang sila na ihatid ang babae sa kanyang tahanan gamit ang sasakyan ng simbahan. Hapon ng bisperas ng Pasko noon, napuno ng tao ang bagong kumpuni na simbahan. Lahat ay may mga ngiti sa labi at labas na nagkakasiyahan. Pagkatapos ng misa ay isang matandang lalaki ang lumapit sa pastor. Pastor, mawalang galang na po. Maaari ko bang makita ang pintang nakasabit sa pader ninyo? Magalang na tanong ng lalaki. Ngumiti ang pastor at saka iniabot sa matanda ang larawan. Bigla naman namangha ang matanda sa nakita at maya-maya ay tumulo na ang mga luha nito. Hindi ako maaaring magkamali. Itong larawan na ito ang nirigalo ko sa aking asawa noong kaarawan niya bago ako sumabak sa giyera. 38 taon kami naghiwalay simula na maging biyag ako ng mga mananakop noon. Nang makita ko ang larawang ito, ay lalo akong nabuhay ng loob na muli pa rin kami magkikita. Lalong nabuo ang aking pag-asa na darating ang araw na muli ko siyang makakapiling. Kwento pa ng matanda habang lumuluha. Nang marinig ang kwento, agad na isinama ng pastor ang matandang lalaki sa tahanan ng babaeng kanilang hinatid noong nakaraan lamang. Araw ng Pasko noon, nantuldukan ang pangungulila ng mag-asawa sa isa't isa. Makalipas ang 38 taon ay muli nagkita ang dalawang pusong nagmamahalan. Isang napakagandang regalo ang naging hatid sa kanila ng Kapaskuhan. Madami nagsasabi na nagkataon lamang ang mga nangyari. Ngunit para sa pastor at sa mag-asawa, ay isa itong regalo mula sa kalangitan. Nang dahil sa nasirang simbahan at isang larawang nakasabit, ay ang dalawang pusong pinaghiwalay ng panahon ay muling pinagtagpo ng tadhana. Ito ay isang napakagandang alaalang paulit-ulit nilang binabalikan sa kanilang buhay. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maigsing kwento natin ngayon at kung anong aral po ang mga natutunan nyo? Maaari nyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayo muli sa mga susunod pa nating mga video. Thank you and God bless. Peace out.